κάτω. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. Pasensya na kayo, medyo nahuli kami. Oh, ang traffic! Hanggang ganun lang. Pero sa gabi ito, maganda pala ating mapag-usapan. Nanyayahan natin dito na makapag-usap sa atin dito. Wala na pong iba na dating member ng National Security Council. This is a National Security Advisor. Wala na pong iba. Hindi ko tatawagin mo honorable kasi ayaw na ni Digong. Bawal na. Bawal na. Ha? Si Carroy Logoles, dating congressman ito, kanya... alam mo kasi ngayon, Carroylo, yung ultimong barangay chairman, gusto tatawagin siya ngayon, honorable. Bakit sakit ba ang Pilipino? Napaka-insecure ba natin? Lahat tayo nag-aangat-tawagin mo kung honorable. Kaya naman nung congressman ako, hindi ko ginagamit yung number 8 floor, nakatago yung plaka. Ikaw naman eh, kontra pa sa kultura. Kaya pag merong number 8 na pumapasok sa Paranaque, hindi ako yun. Ay, hindi ikaw ah. Baka iba sa limang distrito. Alright, we want to talk about here the holy issue of ano kaya pwede natin asahan o ano dapat natin pag-isipan ngayon parang stalemate tayo dito sa tungkol sa China. Nag-desisyon na yung arbitration court, no? And we got 14 out of 15 points. So dito, ang kailangan natin tingnan dito ngayon is sinasabi ng China, ay hindi pwede, ay ang takapinyan. Hindi kami makapag-usap pagka ganyan. Makipag-usap lang kami, pag pinabihin ninyo yung judgment na yan na parang walang nangyari. Ano ba ang tingin mo sa posisyon ganun? Well, Ray, nilabas yan July 12. Oo. Ngayon, July 22 tayo, 10 days. Alam mo, sa ganyan, talagang medyo... Pakiramdaman. Pakiramdaman pa. Oo. Wala pa tayong maasahan. Parang may decision sa korte. RTC, nanalo ka sa lupain. Pero alam mo, naakit pa yan sa appellate court. Wala na Supreme Court. No, alam mo sabihin, sa ordinaryong usapin, sa away sa lupa. Ito hindi ordinaryong away sa lupa. Ito, Away sa tubig. Tubig at napakalaki. Daan-daang libong square kilometers sa pinag-usapan dito. Halos mas malaki pa ito sa teritoryo ng Pilipinas. Kung sumahin mo yung ating exclusive economic zone, napakalaki. So, hindi na rin maasahan na sa loob ng 10 araw eh meron nang mangyayari. Kaya lang, may mga pahayag na, no? Katulad sabi ng China, pwedeng pag-usapan ito, yung mag-bilateral tayo, pero itatabi. Hindi pwedeng gawing kondisyon yung ruling ng arbitral tribunal. Hindi man pwede yung ganun. Kasi, biro, pinaghirapan natin ito. Ang daming abogado, mga patikan, abogado natin at international ang tumulong sa atin dito. Ang daming dasal na ginawa ng milyong Pilipino and finally we won. Hindi mo pwedeng basta-basta itabi. Hindi pero imposible. Non-negotiable yung pagtabi. Okay. Palagay na natin. I do not disagree with you. Kaya kayo mapag-usap tayo at sabihin ko sa'yo, okay, gusto mo itabi ko yung decision na ito. Pero legally, hindi ko na pwede itabi yan kasi non-appealable yung decision na yan. That's right. Okay. Pero, bakit tayo hindi pwede mag-usap? Ang tanong ko sa iyo, bakit ano ba inaalok ko saan? Well, ganito yan. In other words, in order for us to consider, mag-upista ka, huwag mo ako maintayin na magpunta para lumuhod sa iyo. Eto, ang usapin ito, hindi lamang ito usapin ng China at Pilipinas. Naintindihan. Buong mundo ang mamasid dito, buong mundo interesado dito, at buong mundo ang maaring may pakinabang dito. At kung Dumadaan sila lahat. Dumadaan, no? Lahat. May, kasi ito yung tinatawag na global commons. Pag sinabing global commons, yung lalo na yung gamit ng pag-aari ng lahat. Pag-aari ng lahat. Kaya lahat ay merong stake dito. So, dito, ang pananaw ko dito, Ray, ang pressure magagaling sa international. Sa ngayon, narinig na natin ang boses ng Estados Unidos, Australia, ng Japan, Australia, Japan, G7, EU, France. Sa EU, France. Sabi ng France, gusto nilang pasukin at magpatrolya sa loob ng South China Sea. Kaya maraming involved dito. Kaya palakas ang pressure dito. At ang China naman, siyempre, mas lalo palaki ng palaki. Patigas ng patigas. Pero at the same time, palaki ng palaki. Kaya yan, naharapin nila. Tapos sabihin sa kanila, you are intruders. You are
magnanakaw kayo ng teritoryo kasi meron ng dokumento na sabi na wala kayong karapatan dyan. Okay, let me ask you a question. Kung ito yung presidente ng Pilipinas, dati yung sasabi. Can he get over? Kasi sila nag-umpisa nito, hindi naman tayo eh. Hmm. Inumpisahan nila, yung bang parang ngayon, inumpisahan mo pero hindi niya kaya tapusin. From a face standpoint, which seems to be so important here in Asia, is there any, do you see any practical or possible way out without compromising the decision of the arbitral court, but somehow saving face for China? Is there anything in the horizon na nakikita mo? Ang unang step siguro dito, sabi ka nila, na huwag tayo mag-gloat, no? Huwag tayo mag-antyaw. At hindi mo natin ginagawa yan. Sila nga dito ang mga inuudyo kanila yung mga tao nila na mag-boycott ng Pilipino. Meron nga restaurant doon. We don't serve Vietnamese or Filipinos. Hindi tayo nangangadyaw. Pero we stand firm. Hindi mo pwede yung parang walang nangyari, no? Kaya nga, medyo maraming tao na disappoint kung salita si Secretary Yasay. On the day of the announcement of the ruling of the arbitral tribunal, na parang hindi siya masaya. So sabi ng mga tao, bakit gano'n? Eh, dapat magsaya tayo. Ang punto naman ni Secretary Yasay, huwag tayo masyadong magdiwang, huwag tayo masyadong maglulundag para hindi masyadong mapahiya ang China. Pero huwag naman masyado. Dapat, actually, there is no way to mitigate the shame of China and the loss of face. Maski na hindi tayo kumibot, wala tayong sabihin dito. Headline internationally, ito, hindi lang local, no? Oh. Kasi ito, minumonitor ko na every day, every hour, lahat ng mga balita for about 1 year, 2 years, mula nung pinayal natin, ano opinion? Nung palapit ng palapit na ang desisyon, alam mo ba na it was being monitored internationally? Kaya nung lumabas ang desisyon, headline sa local newspapers natin, headline sa international, nasa Time Magazine, nasa New York's Times, nasa editorial nila, CNN, lahat ng mga internationals nagpunta rito para abangan yung balitang ito. So basically, well, let's go back then. So aside from the fact, aside from saying na huwag tayong masyadong mag-ingay, there is another aspect to this problem. No, huwag masyadong mag-gloat. Oh, not to gloat. Pero pwedeng mag-ingay tayo to stand firm on what we have won and what are our rights. Well, then I think if we start doing that and let's come out with announcements like that, we are going to stand firm, then there can be no discussion between them. Because they have said, the only way we will have bilateral talks is if you set aside and their reasoning, which is of course false. Now, right, when we talk of sovereignty, there is no possible condition. China will never agree. You know, kanila sinasabi. But what other internal things should we be doing to prepare? In other words, ano ba tingin mo dito? Pagka nagkaroon ng conflict dito sa South China Sea, do you think it will be confined to the things that they have built in the South China Sea? Or and it will be then a struggle between the US and China? No, it will not be limited to that, no. Yung we're talking here of geopolitics. Uh-huh. We're talking here of superpower and near superpower confrontation. Nagsalita na ang US, sabi nila, hindi kami atas dito. Yan ay may freedom of navigation. We will do whatever we can in accordance with international law. Ang sabi naman ng China, pagpapatuloy lang ginagawa nila, and we are prepared to fight, to use force, to defend our sovereignty. So, magkakaroon ng parang pagpakinggan mo sinasabi, collision course. And we're talking of the convergence of very big forces. Pumasok na ang carrier battle group, halos permanente na sa loob ng South China Sea. May backup pa na another carrier battle group sa labas, sa Philippine Sea, sa east of the Philippines. Bakit daw sila ng joint exercise? Si Secretary Yasay, nung magsabi siya na let us have sobriety, let us have restraint, ang sagot ng China, nagpadala ng strategic bomber over Scarborough Shoal, which if you ask me, was a very hostile act na in normal circumstances, dapat magprotesta ang Pilipinas dito. Imagine, strategic bomber papasok sa loob ng ating exclusive economic zone. But why didn't we protest? Yun, ang sabi naman, diplomatic protest. Sabi naman ng gobyerno, wala silang nakitang ebidensya na talagang may pumasok.
ang nakita lang nila yung photo release ng China, which could be self-serving, yung litrato ng yung kanilang bomber. Baka inayos yung litrato? Yeah, alam mo naman ng panahon ngayon eh. Baka mamaya ito'y ginawa nila just to satisfy the domestic audience. Kasi dito, importante ang ating mga domestic audience eh. Yung audience natin, minamanmanan, sinusubaybayan ang reaction ng Malacanang, ng DFA, ng iba pang official, sa kanila, gano'n din. Kaya yung presidente doon, medyo careful siya. Kasi medyo malakas ang reaction din doon sa China. Which of course, they're the ones fostering anyway. Yes, yes. Okay, so balik na naman tayo dito. From a practical standpoint, forgetting a little bit first America and China. No, we cannot forget them. But America's facing an election this November. I think all of this was started by China. Ang assumption nila, hindi kikilos ng malakas ang America kasi they're facing an election. And nobody wanted any, they felt maybe that the Democrats there or the president will not want any kind of confrontation that is serious at this time. That would affect politics. Pero alam mo sa America, domestic politics ng America. Sa America, ang kaalaman ko, merong conflict, no, yung debate, ang Pentagon at yung military establishment at saka yung White House. And nandun din ang Department of State, but primarily White House. Ang White House, alam mo naman, medyo restrained. The Obama style of politics is medyo restrained. But Pentagon is very watchful and very concerned about the erosion of their hold on the South China Sea, on the West Pacific area. Kasi nakikita nila palakas na palakas ang puwersa ng China, and they are preempting the situation. Maybe mayroon mga complaint na nangyayari na baka pagdating araw wala sa magawa. Kaya dito, I'm very sure, considering the dynamics of decision making, that I'm sure the military will exert pressure to make sure that they have a correct response dito sa sitwasyon dito. Kaya makita mo yung presence ng dalawang aircraft carrier sa lugar. That by itself is an indication of the seriousness they're treating the matter. Alam mo kasi ano ba ang tingin ko dito, ang baka tingin ng Amerika. Pag hindi ako nanindigan yan, hindi ako makatindig bukas eh. Malaking bagay kasi the whole world is also watching America as an ally, no? As a, kasi sabi nila, siyempre ang may tungkulin ng America to preserve the status quo, to protect their allies here, not only the Philippines, but Vietnam. Also Japan. Vietnam to a certain extent, no? Korea. And of course, they cannot lose territory dito. Kasi the moment a superpower loses territory, hindi na sa superpower. Ganyan. Alright, then the question that we must ask you is, on our side, akong ordinary mamamayan, anong pwede kong gawin liban sa manggigil? But sa ordinaryong tao, ang kailangan natin, manmanan natin, subaybayan natin ang kilos ng mga decision makers sa gobyerno, mag-react tayo. SWS conducted a survey in March. This was told to me by Mahar Mangas. Sabi niya, according to their findings, 80% of the people of the Philippines in March supported the case that we filed against the arbitral tribunal. 80%. Eh lalo na ngayon, nanalo tayo. Eh siyempre yun pa lang, pag-file pa lang, suportado na nila. Hindi lalo ngayon, siguro ang pananaw ng mga tao, nanalo tayo, dapat ipagtanggol natin itong panalo na ito, ipaglaban natin, no? Diplomatically, whatever way. So, this is something that government must consider because the people are very sensitive also to the situation. May kita mo yan sa mga netizens, may kita mo yan to how the people reacted when they thought that Secretary Yasay did not show enough excitement nung i-announce yung pagpanalo natin dito sa arbitral. In other words, we must react in a mature way. Mature way. Not in a childish way na para kang basketball game ito. Humingi na lang kami! Tama-tama. But we stand firm. We're proud. We should be thankful for our victory, and we should tell ourselves that we should be fighting and defending our rights as defined by UNCLOS. The other one. But we remain committed to being a peaceful nation. That's right. Being a peaceful nation, using peaceful means. The other one is malaki ang napanalunan natin dito when the arbitral tribunal said
ito ang mga parts ng exclusive economics. So, Mississippi, okupado ng